Hello po all of you. Hello sa mga Aquarians out there. Ngayon naman kayo ang bibigyan ko ng tarot ko, ang horoscope reading with the help of tarot cards. So again for today, ang bibigyan ko ng free tarot reading o ng tarot ko reading ay yung mga Aquarians. And for this, I'm going to get 10 cards. Unang-unang sinasabi ng tarot sa iyo, Aquarius. Ang tingin ko sa iyo ngayon, Aquarius, punong-puno ka ng pangamba, punong-puno ka ng takot, ang dami mong worries. So, hindi ka masyadong mapakali. Magulo ang isip mo, marami kang pinangangambahan. And of course, nakikita nyo naman itong card na to as what I had explained sa isa sa mga episodes ko before. This card, yung Three of Swords na tinatawag, nagre-reflect ito o nagsisimbola sa sorrow, sa pain, sa broken heart, sa pagiging disheartened. So, ito yung sitwasyon mo ngayon, Aquarius. Medyo disheartened ka, down ka, feeling down ka, malungkot ka, broken-hearted ka, and at the same time, I see you frustrated over so many things. Ano ba kinaka-worry ni Aquarius? Majority ng worry ni Aquarius ngayon ay mga bagay na may kinalaman sa pera. So medyo nandun sa point si Aquarius na nag-worry siya, nag-iisip siya ng mga bagay-bagay kasi medyo threatened siya pagdating sa financial situation niya. At hindi ka nagkakamali para maramdaman yan, Aquarius, kasi merong warning ang card na talagang hindi maganda ang takbo ng finances mo. Medyo tight ang budget, tight ang finances, kaya talagang kailangan mong maghigpit ng sinturon whether you like it or not. Ito daw yung mga panahon kung saan hindi ka dapat masyado naglalabas ng pera. In fact, dapat nga ang pera as much as possible sinisave mo kasi merong tendency na pag naglabas ka ng pera, lalo na kung investment yan, baka hindi bumalik sa iyo. Kaya medyo maging careful ka and if ever there is something you were thinking of doing na merong kinalaman sa livelihood, sa paglalabas ng pera, sa pag-iinvest, sa pag-business, medyo mag-isip ka muna ng 10 beses bago mo gawin. Kasi medyo biktima ka lang ng sitwasyon, Aquarius. Walang kinalaman to sa'yo. Walang kinalaman to sa bad luck. Walang kinalaman to sa kakayahan mo kasi andun pa rin naman talaga na hindi nawawala ang galing mo, hindi nawawala ang diskarte mo. It's just that, biktima ka talaga ng sitwasyon. So, nasa isang sitwasyon ka o tayong lahat na apektado talaga yung pasok ng income, kaya apektado rin pati ang karir mo, apektado pati ang finances mo. Palipasin mo lang yung Aquarius kasi lahat naman ng bagay dumadaan lang. Wala nag-i-stay forever. Parang yung ex mo din nag-i-stay. So, ganyan din yung sitwasyon mo, Aquarius. Hindi yan mag-i-stay, mababago rin yan sooner or later. Kailangan lang talaga na for now, matuto kang magtipid, saka at the same time, pag-iisipan mo mabuti lahat ng gagawin mo bago mo gawin, maging wise ka sa mga decisions mo, saka yun nga, magpakatatag ka. Hang in there kasi everything will improve in the long run. Pero sa ngayon talaga, kailangan mo muna talagang daanan yan ang ganyang klaseng pagsubok. Yun nga, sabi nga ng tarot, hindi naman nawala yung kakayahan mo, hindi naman nawala yung magic mo, nandyan pa rin yan. It's just that apektado ka talaga ng sitwasyon at hindi lang naman ikaw. So, huwag kang masyadong malungkot kasi kung nagdurusa ka man ngayon, maraming tao, majority ng tao sa buong mundo nagdurusa rin katulad mo. So, hindi ka nag-iisa. Saka, ang sabi naman ng tarot, darating din yung panahon. Hindi man siguro this year, pero sa darating na taon, pag nagpalit na tayo ng taon, makakabawi ka at makakabangon ka ulit. There is a promise that you will start being in control of your money again. So, meron mga paparating na malaking income, malaking pera. Hindi ko lang ma-assure kung kailan kasi wala namang sinasabi ang tarot na mangyayari ito anytime soon or very, very soon. Basta darating ka sa point na makakabawi ka rin at papasok pa rin naman ang pera sa buhay mo. Hindi naman talaga totally matitigil ang pagpasok ng finances o pagdaloy ng pera coming to you. It's just that medyo challenging lang ang sitwasyon as of now.
Tapos kung ikaw nasanay ka before na medyo naging maluho ka, lahat ng gusto mo nabibili mo, hindi na dapat ganun ang maging sitwasyon mo ngayon. Dapat ngayon medyo maging maingat ka, masinop ka sa pera, saka hindi ko mo naisipan mong bilhin, hindi ko mo tingin mo kailangan mo, pagkakagastusan mo na dapat pinag-iisipan mo muna talaga kung dapat bang pagkagastusan ng isang bagay o hindi. So yun, bigyan kita ng bonus sa Aquarius kasi walang masyadong sinabi ang cards tungkol sa love life mo. So, I will draw another set of 3 cards para lang makita natin kung may potential ba, kung may maganda bang mangyayari sa love life mo in the coming days. Kasi itong unang spread natin po tungkol sa pera, kasi pinapakita talaga ng cards na ang issue mo ngayon, number one, o numero unong problema mo, kinakaharap mo ngayon ay may kinalaman talaga sa mga usaping pananalapi o may kinalaman sa pera. So, ito naman love life mo. So far, Bokya, medyo hindi masaya, Aquarius. Ang takbo ng love life mo, ito madalas nagbibigay talaga ng frustration sa'yo, ng kalungkutan. So, ganun din, huwag mo masyadong bigyan muna ng pansin kasi ang tingin ko, hindi talaga ito yung panahon para managana ka o maka-experience ka ng sobra-sobrang saya pagdating sa love life mo. Trabaho daw muna, Aquarius, kasi ito yung mas may chance na mag-improve kumpara sa love life mo. However, huwag kang mag-alala, Aquarius, kasi hindi ka naman maiiwan sa ereng nag-iisa. Meron talagang tao na nakatakdang mahalin ka at makasama mo ng maayos na, sa isang maayos na relasyon. Kaya, hintay-hintayin mo lang kasi kung sino man yung taong iniisip mo, maaaring tama ka. It's just that sa panahon kasi ngayon, pareho kayong hindi nakafocus sa love life ninyo. So, meron kayong mga iba't ibang mga problema, meron kayong mga ibang priorities, meron kayong mga ibang nag-o-occupy sa isip ninyo na pili ninyo pareho ay dapat unahin kesa sa relationship ninyo. So, that will be all for you, Aquarius. Thank you very much for watching this video. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Tapos, i-invite nyo na rin po yung mga Aquarian friends ninyo na panoorin itong video na ito. And always remember kung ano man ang narinig ninyo sa akin today, general reading lang yan. If you are after a more comprehensive, a more meaningful, and a more personal reading, magpa-private reading kayo sa akin. Puntahan nyo po yung page ko sa Facebook, i-like nyo na rin yung Insight with Jade Martin. Tapos, mag-send po kayo sa akin doon ng message to inquire about my services. May you always be filled with insight and may you always be blessed in your life. Have a nice day, everyone.